Kasama ka ba nagtabas dito kanina? Ba't ano daw yung gagawin dito? So ayun mga kagulay, isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Kung ano oras nyo man po, mapapanood tong video ko na to. So kamusta na po sa ating mga kagulay? Update lang po ako dito sa amin nung naranasan po namin bagyong guys. So nagpapasalamat po ako at hindi naman po masyadong umepekto dito at wala po masyadong hangin. O ngayon makikita nyo medyo maliwalas na dito sa likod ko. At syempre yun nga mga kagulay, medyo nagpapasalamat niya ako. Dahil yun lalo na sa mga bago namin tanim, hindi po siya masyadong nabugbog nung bagyo. So doon naman sa mga kagulay natin na medyo talaga nakaranas ng bagyong guys, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Isa po yung talaga pagsubok na binigay ng ating mahal na Panginoon. So di naman tayo bibigyan ng isang pagsubok kung di po natin kaya nagpasan yan. Dahil alam naman natin, pagkapanahon po talaga, wala po tayong magagawa dyan, di po natin mapipigilan yan. So yun nga, ang video ko na to ay pupuntahan ko yung talungan ni tatay. So medyo meron po silang ginagawa doon. So di ko lang sure kung anong ginagawa nila. So doon naman sa may sitaw, abangan nyo lang po yung update ko doon sa video. Siyempre, dagdag ko na lang din dito mga kagulay yung presyo ng ating kaliksto. So medyo nakakalungkot lang mga kagulay, ang presyo po ng kaliksto ay 13 pesos po dito sa Sangitan Market. So doon naman mga kagulay, talagang hindi po natin may iwasan yan na bumagsak muna ang presyo pagkayari ng gantong mga bagyuhan. Karamihan po sa ibang lugar ay hindi pa po masyadong nakakadaan, hindi pa po nakapasok yung mga buyer. So dito naman mga kagulay, okay naman ang supply at hindi naman niya masyadong epekto dito sa loob ng Nebisia. Ang pinakamasakit lang mga kagulay, wala pong buyer na nakakapasok, so medyo tumutumal yung lakaran ng gulay dito sa Sangitang Market. Nakakaranas naman kami yung mga kagulay talaga pagyari ng dilubyo. Maghihintay muna tayo ng 1 week, makapasok na po yung ating mga buyer dito sa lugar kung saan po tayo nagbabagsak. So hindi na po bago sa amin yung gano'n na pagyari ng bagyo ay buhababa. So talaga nangyayari po yan. So marami kasi nagkakasabay-sabay ng bagsak, marami kasi nagkakasabay ng pitas. Kaya gano'n na lang po ang pagkababa ng talong. So doon naman sa may sitaw, ang presyo naman po ay 85 pesos naman po. At dito naman po sa okra naman po ay 30 pesos ang isang kilo po ng okra. Ayan, so doon naman sa may sili, medyo bagsak pa rin ang sili. Wala pa rin pong pagbabago kahit medyo marami na po dito sa lugar namin na medyo nagbalasa na ng kanilang mga silihan. So talagang marami pong nagtanim ng sili. So alam nyo naman nga, pagkaganon talaga dagsa, pero talagang napakababa po at napakarami na po may tanim ng sili ngayon. So talagang dumadagsa pa po sa may Sangitan. At isa pa nga pintas ng mga buyer dyan dahil nga doon sa pag-uulan na ganyan, ayaw nilang bilhin yung mga basa na sili. So gano'n na lang mga kagulay at samahan nyo ako, puntahan natin yung talong ni tatay kung ano na nga bang ginagawa nila doon. At para may pakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga naging plano ni tatay doon kung paano gagawin niya sa kaliksto. So gano'n na lang mga kagulay, samahan nyo lang po ako at tapusin itong video na to para malaman natin kung ano nga ba ang ginagawa doon sa may talungan na kaliksto ni tatay. Kung ano nga ba ang naging sabi sa kanila. So tatanungin natin yung mga tao doon kung maabutan pa natin. So yun mga kagulay, tara po at puntahan na natin. So yun mga kagulay, andito na nga ako sa may talungan ni tatay. So malayo pa lang ako, natanong ko na. Bungad na bungad pa lang mga kagulay, nakita ko na. Ayan, so doon nga pala mga kagulay sa talong. Ito po yung pinapakita ko sa inyo, talong po ito ni tatay. Sa mga nagtatanong po kung nasa na po yung aking talong. So medyo 2 weeks ko na siya nung pinatabas ko na po. Kasi yung lupa po ay aming buwisa lang po at kinuha na po ito nung may-ari. So tapos na po ang aming kontrata at talagang hanggang doon lang po talaga ang buhay ng talong. So yun nga, pinapakita ko dito, talungan na lang po ni tatay. So yun, tsaka yung sitaw, sana po abangan nyo yun. Tapos yung tanim ko okra ito. Ayan, makikita nyo yung okra. Ayan, so abangan nyo yung gagawin ko next video dyan sa okra. At meron akong isi-share sa inyo na pwede palang gamitin sa okraan yung lason na yun. So yun mga gulay, samahan nyo at papakita ko na sa inyo yung talungan ni tatay. So ito na nga po yung talungan ni tatay ngayon. So kaninang umaga nga napansin ko sila na pumunta dito. At di ko lang sure ang kanilang gagawin. So ngayon napuntahan ko nga at ganito pala ang kanilang ginawa. So ginawa po ay tinanggal po yung kanyang ibabaw, tinabas. Ayan, hanggang sa leiting. So ito pala yung gagawin ni tatay dito na plano sa kaliksto. So para siguro magbigay daan dito sa ilalim para magtuloy yung mga sanga niya. Kasi mas maganda ang bunga dito sa ilalim ngayon. Dahil itong ang talong na to medyo may edad na. So ang tawag dito top pruning. Ayan, top pruning po yan. Tapos pinagtutuloy po yung mga sanga sa ilalim. So ito pala yung kanilang ginawa ngayong maga. So umaga rin sila nakauwi, hindi na natin sila naabutan. So hindi po siya nasaktan dahil sa bagyo. Ito po ay talagang tinabas. Ayan, so katatabas lang po niyan. At makikita nyo pati yung kanyang sanga sa ilalim ay tinanggal din. Ayan.
So hindi natin alam kung ano bang balak dito, pero nadinig ko kasi na tatanggalin nga daw itong talbos ng talong. Pero di ako sure kung ano pa yung susunod niyang gagawin dito. Pero sa pagkakalam ko, pagkaganto ang ginawa, tinatapruning ay pagtutuloyin po yung sanga sa ilalim. So sa nakikita ko naman, bakit naman din tinabas yung nasa. So ganun siguro ang plano, pero hindi pa natin sure. Kasi nakikita nyo naman, medyo matagal din magpabulas itong talong pagkagantong natabas po ang kanyang mga talbos. Ayan, so abangan natin kung ano ba talaga ang susunod din ng kondito gagawin. So meron ako nakita, may tao pala dito. So kasama po yata ito nagtabas kanina, ayun. So makikita nyo, andun sila sa gawin na yun. So sundan natin, tanongin natin kung ano bang balak ni tatay dito sa kalixto niya. So kasama po siya sa nagtabas. So punta natin. Ayan, so medyo may ginagawa yata siya. Tatanungin natin kung ano ba ang susunod na gagawin dito. Kasama ka ba nagtabas dito kanina? Ah. Ba't ano daw yung gagawin dito? Ano daw? Ay, tatamnan ng? Sitaw ba? Ano tatamnan ng sitaw? Pero ito, bubuhayin pa ito. Itong nasa taas, bubuhayin pa ito. Kaya pala, ayan, kung makapansin nyo pala mga kagulay, kaya pala hindi tinabas to, kasi ito, itutuloy pa. So yung baba, makikita nyo, pati yung sanga sa ilalim, wala na. So yun, kasama ko nagtabas kanina yun, dito sa talong. So ang sabi ay, tatamnan daw pala ng sitaw. Ayan, so ngayon ko lang nalaman na tatamnan man pala ng sitaw. So balik tayo dun para mapakita ko sa inyo kung paano pong ginawa sa talong ngayong araw. So makikita nyo, tinabas. Kung sitaw pa itatanim dito, kaya siguro tinanggal yung nasa ilalim. Siguro nga, baka sitaw nga kasi dapat maarawang kasi ang sitaw kung saling taniman dito sa kanyang gilid. Kung makikita nyo mga kagulay, pati nga yung sanga dito sa puno niya ay tinabas. Samantalang dito po ay hindi. So ibig sabihin pala, ito palang nasa taas ito ay itutuloy. At ito pong dalawang banas po na itong magkadikit ay tatamnan ng sitaw. So panigurado ako dahil ang binhi nga namin dito ay yung Emerald Star. So kung sitaw man itatanim niya dito, abangan natin sa ibang araw kung kailan niya itatanim. At i-video ko. So gagawin ko siya ng video para makita natin kung ano nga bang paano gagawin dito sa talong, sa puno ng talong, kung gagawin niya pambalag ng sitaw. Ayan, so ganun pala abutin. Abutan ko dito yung isang kasama nga doon sa pagtatabas dito kanina umaga dahil napansin ko nga siya kasama doon. So dito naman, may katabi, meron po siyang talim na pechay. Ito po sa tito ko. Pero ayan, pechayan po yan. Napakyaw na po ito. Pero hindi ko lang po alam kung bakit hindi pa binabalikan. So mukhang nagsosoprat na din. Naglulusaw na din dahil sa ulan. Kung mapansin nyo, meron mga lusaw. Ayan, yung mga dahon nyo, bumabagsak na. Magkapakyaw dito mga kagulay, kasama yan doon 34,000. Ayan, so hindi ko lang po sure kung ilang kilo po itong talim nilang pechay. So dito sa gawin na to, medyo nagsasoprat. So katabi po ito. Ayan, ito yung itatay. So abangan natin mga kagulay. Akala ko kung ano nang gagawin. Akala ko itatapruning lang. So buti nakausap natin yung isang kasama dito kanina na nagtabas ng talong. Ayan, so ayos na ayos pala na kung sitaw po ito, siguro dadagdagan na lang sa ibabaw ng sasabitan para maging mataas yung balag ng sitaw, kung sitaw man po itatanim. So pero abangan natin mga kagulay yung ano, at kasi ngayon ko lang din nalaman na tatabasin na pala to. At yun nga, papunta ko dito, malayo pa lang natanaw ko na tinabas yung kanyang ibabaw. So akala ko tinatap pruning lang. So ito lang po pala ang itutuloy. Ayan, so yun mga kagulay, abangan natin susunod na step dito. Tapos dun sa sitaw ko mga kagulay, abangan nyo din. At doon nga, papakita ko sa inyo paano kami mag-abono ng sitaw pagka ganong kaliliit. So naghihintay lang tayo ng panahon, medyo maaraw-araw na. Ayan, di katulad sa kahapon na talagang maitim yung lahat. So kanina medyo umaraw, tapos ngayon siyempre ito yung hapon. Alam nyo naman ang panahon ngayon, medyo magtatagulan na rin. So makasingit lang tayo at magkaroon lang tayo ng time na pagbigyan para maararuan yun at saka dukitan. So tamang-tama lang naman din sa edad ng ating sitaw kasi pang 9 days pa lang ito. So yun mga gulay, yun nakita ko rin kung ano nga bang gagawin dito sa talong. So ito, itutuloy ito.
Tignan natin kung magiging effective nga ba yung top pruning lalo sa ganitong edad. So sa mga mayroong matatandang talong, tignan natin dahil kita nyo naman maganda na may balag, wala namang bagsak. So hindi po ito tinamaan ng bagyong Egay o dahil sa bagyong Egay kaya nagkaganto to. So yun, abangan nyo yung video ko doon sa baba kung tataniman nga ito ng sitaw. Ayan, so dito naman sa okra ko, ayan, abangan nyo din po. At sigurado pagka umaraw ng konti at sagsagan na naman ang trabaho. So ngayon wala lang tayo masyadong ginagawa at nagpapaano pa tayo ng panahon at medyo maputik palakaran. Ayan, so yun na lang mga kagulay, marami lang salamat. At yun nga, tinapos itong video na to. Sana po subscribe mo na rin po itong channel ko kung di ka pa nakasubscribe. At hanapin nyo rin po ang aking Facebook account na Buhay Bukid Elmar TV. Ayan, hanapin nyo lang po sa Facebook para maging update din po kayo doon sa presyuhan sa sangitan. So ang presyo nga pala ng talong bago matapos ng video na to ay 13 pesos po. So yun mga kagulay, marami lang salamat.